Yes, atuloy ang kwentuhan as we welcome our next guests for today from Kumu's FYE channel Comedy Search hosted by Alex Calieja. Please welcome Gerald Luces, Truman Basilias, Mark Lemado, and Jeffrey Ancheta. Hello, hello po! Mga boys! Hello! Hello po, hello po! Hi, hello! Yeah, I like the energy. Ayan na po. Batiin muna natin ating Showtime Onliners. Let's go, guys. Hello. Mark. Good afternoon, Showtime Onliners. Sana masaya kayo at masarap pang ulam nyo kanina. Yes, Gerald naman. What up, mga online Showtime Onliners. Sana ox lang tayo dyan. Sana safe tayo lahat. Huh? Alright, Truman. Hi, hello, good afternoon. Yan, maulan na araw sa inyong lahat. Ay nako, sana masarap na ang panonood nyo ngayon. At syempre, sana huwag nyo kaumayan kung ano man ang itsura ko ngayon. Truman. Oh, pero eto, kumustahan muna tayo. Ano bang pinagkakabalahan ninyo syempre bukod sa pag-campaign dito sa Laugh Laban? Umpisa natin kay Mark. Work from home ako ngayon since nung nag-pandemic. Tapos yun, nag-online open mic din ng stand-up comedy. Ayan. Si Gerald. Ako naman sir, may maliit akong negosyo po sa mga sa gabi, comic artist, tapos gumawa rin ako, may book project akong tinatapos ngayon. So yun po, nagtatanggap din po palang commission sa art, baka lang naman. Mm-hmm. Si Truman. Ay nako, at dahil syempre kami, in the actually ako, is, bago magka-pandemic, isa ako stand-up comedian, ngayon nasa Kumu ako ngayon, ito yung binag-aabalahan ko ngayon. Yan. Busy sa mga kanilang buhay, Anthony. Yes, kailan at paano niyo naman nalaman na may talent kayo sa pagpatawa? Pagpapatawa. Ayan, start tayo kay J-Rod. Ako naman sir, siguro po nasa lahi namin kasi yung tatay ko at nanay ko, sila lagi yung clown sa grupo nila. Tapos kapatid ko po, ganun din. Tapos yun po, siguro nasa dugo, ewan. So parang kayo sa bahay, parang normal, tapos hanggang nakalakihan mo na maharot ang nanay at tatay mo, masiyahin. Maharot? Parang hindi mo maharot. Tapos parang okay. Walang araw na walang joke sa aming bahay. Ay, talaga ba? Parang mataga. Parang gusto ko magpaampun. Oo. Tatawa ka lang ng tatawa. Ikaw naman. Mm-hmm. Ikaw naman, Truman. Ay, ako kasi siguro, nasa tiyan pa lang ako ng nanay ko eh. Oo. Biniro na ako ng... Oo, nag-joke na ako. Kasi meron na nag-hepe-hepe rin. May mga nagbubom tarat-tarat na kasi sa loob nun eh. Kaya ako na yung host talaga. Ako na yung ano. Oo. Maagang natuto sa chan. Truman talaga yung pangalan mo. Saan mo ito nakuha? Doon sa show ni Truman Show? Opo. Actually, nung bata pa ako, ipinangalan sa akin dito yan. Siguro mga 13 or 14, 15 years old ako nun. Yung pub house ni Lubiloso, yan, kamukha ko daw kasi si Lubiloso sa sitcom na yun. Tapos ayun, ginaya ko yung pagsasalta niya, tapos ayun, kamukha mo si Lu, yun na lang pangalan mo, Truman. Hanggang sa, ayun, ito na. Okay. Nickname ko na. How about si Mark? Ako siguro nung high school, no, sa mga kaibigan, mahilig ako magpatawa. Tsaka nagtotok din ako kasi dati, sa isang youth org. Tapos tuwing nagtotoo, ini-insertan ko ng joke. So natatawa naman yung mga tao. So feeling ko, doon, na-realize ko na, uy, pwede pala akong makapagpatawa ng strangers. Ayan. Yes, yes. Pero, di ba, kayo nga, ang dami nyo ng experience, like bata pa lang, or nasa chan pa lang kayo ng magulang nyo, jokers na talaga kayo. Pero alam nyo ba, natatandaan nyo ba yung first joke na naalala? Ano to? Gerald. Ang first joke, siguro po yung may nag-aaway sa bus na yung blessing, pinipilit kung pwede daw sumakay, magsakay ng kalabaw doon, nagalit yung conductor. Tapos at the end, yung palang kalabaw ay 1 kilo lang. Yun. Hanggang na ito. Kalo, kayo nag-aaway na kayo, no? Pinapaalam mo kung pwede isakay yung kalabaw, ayaw. Ayaw. Kasi pala 1 kilo lang. Ang ulam na malayo. Si Mark naman. Ako, ang pinakaunang joke ata na nasulat ko yung nung bata ako, sobrang talino ko. May kinabisado akong book sa loob ng 2 hours.
cover to cover, kabisado ko siya hanggang ngayon. Ang title niya, Ibong Adarna, A Coloring Book. So hanggang ngayon, kabisado ko siya. Forward. Ayun, it's ha. Hirap nun kabisadunis talaga. Nakakalokat. Truman, ikaw. Ako kasi, nung ano, tanda-tanda ko yung first joke ko. Nung may kaaway ako, actually kaaway talaga, nag-aaway kami. Ako yung may kasalanan, tapos sinasabi niya, itinuturo niya yung mukha ko, ba't ganyan itsura ng mukha ko. Sabi ko, wag niyong isisi sa akin yan. Isisi niyo sa nanay ko. Kasi, ang nanay ko nakipag-banding at nakipag-relasyon pa sa Diablo. Kaya yan ang itsura ng mukha ko. Yan ang resulta. Oo. Yun yun. Tapos ang kulit yun. Oo. Wag isisi sa'yo. Oo. Isisi sa akin sa nanay ko. Oo. Wala kasalanan. Sabi ko, pwede naman makipag-banding sa dinosaur, bakit sa Diablo pa yan? Kaya itsura naman yung resulta, diba? Oh, pero ito syempre, saan naman kayo kumukuha ng mga ideas yung para sa inyong material? At syempre, diba, di ba kayo nauubusan ng idea? Usan natin kay Mark. Ako, everyday life, sa mga observation talaga. Tapos kung nauubusan ng idea, nauubusan ako ng punchline, pero yung premise, madalang maubos yung setup, yung hindi nakakatawang part ng joke. Kasi kahit saan ka tumingin, may premise kang pwedeng makuha. Yun lang. Hmm. Si Gerald. Yun nga po, parang lahat naman ng bagay nakakatawa. Nasa sa atin na lang siguro kung paano yung titingnan. Pero mahirap gumawa ng joke. Yung sa punchline siguro din pa nakakaproblema. Nauubos. Pero yung sa setup, madali na eh. Kasi yun po siguro, basta observe lang yun talaga. Ang maganda, observe. Mm-hmm. Si Truman naman. I believe ako hindi mauubusan kasi sa loob pa lang ng bahay namin, yung itsura pa lang namin, pag nagkita-kita kami, ay naku, away talaga. Kaya wala akong salamin dito eh. Kasi bakit pa ako maghahanap ng salamin ko? Bakit pa ako maghahanap ng salamin kung tititigan ko yung kapatid ko? Ay, yun na rin naman itsura, di ba? Why not? Doon pa lang. Lalo pa pag lumabas pa ako. Walang salamin sa bahay. Sa bahay pala. Hindi pa ako nalabas noon. Hindi pa nalabas? Oo. Grabihan. Pero ito guys, ha, I'm sure sa mga bawat performances nyo, meron at merong mga tao, kahit isang tao na hindi natatawa, diba, doon sa mga jokes na binabato nyo. May mga ganun talaga minsang audience or viewers kayong may encounter. Ano yung, paano yung hinahandle yung mga ganun? Mark? Ako, pag hindi natatawa, ine-edit ko lang yung joke ko for the next performance ko na ba? Kasi may mali akong words or maling latag. Sa mga hecklers naman, meron kaming podcast, no, Kinig Mode Pinoy Top 10. Nandiyan, diniscuss kung paano namin i-handle yung hecklers. So, yun po. Alright. Si Gerald. Saan man po, sa tingin ko, ang humor naman, subjective yan. May mga tao na pwede yung joke para sa'yo na nakakatawa, sa akin hindi. True. Kaya yun, sa tingin ko, yun nga, ikaw doon sa labi ni Sir Mark, edit na lang para maging, para sa lahat yung joke mo. Yun po. Alright. Truman. Ano, yun talaga, yun nga, totoo yan, hindi lahat pare-pareho ng, hindi lahat pinakikinggan ka, hindi lahat ng pumapalakpak na ano ka, na appreciate ka. Pero kaya, paano ko ina-handle yan? Ay nako, siguro sa deliberation, papalitan ko na lang yung binitawan ko salita. Kumbaga, mas itataas ko pa, kahit mababa. Siguro dun yun. Oh, hanggang sa ma-appreciate niya ako, uulit-ulitin ko sa kanya. Hanggang sa, para, kasi parang judge din yan eh, para silang judge. Baka pala hindi lang nagigets. Oo, yun. Pero ano ba, hindi nasa pag-deliver din talaga ang joke, no? Ayun. True. Choice of words. Oo, totoo yan. Importante, deliberation talaga. Ka-timing, no? Oo. It's showtime! Buong pamilya, buong angkan. Kasiyahan ng tahanan. Showtime! Lahat kasama, walang iwanan.